Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Lomachenko, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na kasalukuyang naghahanda ang former 3 Division World Champion Vasyl Lomachenko para sa kanyang bigating undisputed title fight kontra sa undisputed lightweight world champion Devin Haney na gaganapin sa May 20. Subalit ayon nga po kay Lomachenko, ay bukas daw ang kanyang pinto na bumaba ng 126-pound featherweight division upang labanan ang former undisputed bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue. Paliwanag ni Lomachenko na gusto niya daw kasi talagang labanan ang mga bigatin at pinakamalalakas na boksingero na malalapit sa kanyang division. Bukod dyan ay napanood niya din umano ang mga laban ni Inoue, kung saan kumbinsido umano siya na may lakas daw talaga ang kamao nito at isa daw talaga si Inoue sa mga top fighters ng boxing ngayon. Subalit ganun pa man nga po mga idol ay mukhang malabo pa itong mangyari sa ngayon. Dahil bagamat handang bumaba si Lomachenko ng dalawang division para labanan si Inoue, ay mukhang si Inoue naman ang hindi kakasa sa hamon na ito. Dahil nasa 122-pound super bantamweight division pa lang siya lumalaban. Bukod dyan ay malinaw din naman na wala pang balak umakyat ng featherweight division itong si Inoue gawa ng kanyang target na maging isang ganap na undisputed super bantamweight world champion, kung saan magsisimula ang paglalakbay niya patungo sa target niya na ito sa July 25 kapag nagtuos na sila ng undefeated unified WBO and WBC super bantamweight world champion Stephen Fulton. At kung sakali naman na matuloy ang bakbakang Inoue versus Lomachenko sa featherweight division balang araw, ay malaking problema at disadvantage po ito para sa former Olympic gold medalist. Dahil mahigit 8 taon na ang nakakalipas magmula ng huling beses siyang lumaban sa division ng featherweight. At pag sinama mo pa dito ang kanyang kasalukuyang edad na 35 years old, ay mas lalong magiging malaking problema ito para kay Lomachenko. Dahil posibleng mapiga talaga siya dito ng husto at mawala ang kanyang lakas kapag bumaba siya ng dalawang division. Sa kabilang banda naman mga idol, ay sinabi naman nga po ng undisputed junior middleweight world champion Jermell Charlo na handa siyang labanan ang unified welterweight world champion Errol Spence Jr. kung magiging maayos ang hatian ng bayan sa kanilang dalawa. Madami po ang nagulat sa pahayag na ito ni Charlo, dahil para po sa mga hindi nakakaalam ay matalik na magkaibigan ang dalawang ito. Iisa lang ang kanilang trainer kaya naman palagi silang magkasama sa pag-eensayo. Pero ganun pa man nga po ay tulad ng sinasabi ng karamihan, ay walang personalan sa mundo ng boxing dahil isang sports lamang ito, kung saan lahat ng fighters ay gustong makaakyat sa tuktok. Kaya naman may mga pagkakataon talaga na kailangan mong banggain maski ang kaibigan mo para lang makarating ka sa pinakaitaas ng sports na ito. So hanggang dito na lamang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba.